Kabago-bago nga daw nito ni John Wall dito sa Los Angeles Clippers, pero ang dami na nga daw sinasabi. Yan nga ang reklamo ng mga Lakers fans matapos kang lumabas itong pahayag nito ni John Wall about nga sa Battle of LA. Sabi niya, battle? Kahit ano pa ang itawag nila dyan mga idol, eto nga daw Clippers ay hindi na natalo the last 8 times nagarap itong Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers. Alam nga daw ni John Wall kung sino ang mga player nila doon sa Lakers at alam niya rin ang mga player nila dito sa Clippers. Parang pagkukumpara niya mga idol ng kalibre ng team. Confident si John Wall mga idol sa kanyang bagong team ngayon at nag-uumpisa na nga siyang mag-trash talk. Hindi pa man siya nakakalaro ng isang minuto. Ay ayun, ininis niya na ang maraming Lakers fans. Sabi nila, bakit nga daw panay regular season na lang ang pinagyayabang ng Clippers? At eto pa nga daw nakabago-bago lang na si John Wall ang nanguna dyan. 17-time NBA champion na nga daw ang Lakers. Samantalang ang Clippers nga daw ni isang NBA Finals appearance man lang ay wala. Kaya nga mainit agad ang ulo ng mga Lakers fans sa bagong player ng Clippers. Inuumpisa na rin kasi agad ni John Wall mga idol ang panta-trash talk niya. So mukha ngang magiging exciting mga idol ang pag-aarap muli nitong Los Angeles Clippers at pati na rin ng Lakers. Mukha ngang ilulook forward dito ng mga Lakers fans at siguro pati na rin mga Clippers fans. Pero anyways mga idol, pag-usapan nga natin itong si James Harden dahil sa statistics ngang ito ay pinatunayan na siya ay talagang elite scorer. Most 40-point games by active NBA players. Kung saan pinapangunahan niya yan mga idol, meron nga siyang 101, si LeBron ay meron lamang 69, Kevin Durant 62, Steph Curry 52, at ito naman si Russell Westbrook ay may 50 na ganyan. Pagkarami-raming ang 40 plus point games nito ni James Harden mga idol, kaya hindi na nga rin natin may pagtataka mga idol na noong taong 2017 to 2019 ay sinasabi nga ng mga NBA analyst na si James Harden daw ang kanilang nakitang best scorer of all time, greatest scorer of all time, dahil nga mga idol sa kanyang mga performance na ganito. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan natin itong maturity ni DeAndre Ayton. Alam naman natin na hindi nga maganda ang relasyon nilang dalawa ng Phoenix Suns. Diba nga ayaw ng Phoenix na bigyan nga siya ng gusto niyang kontrata. Kaya nga napunta siya dito sa Pacers. Kaso minatch nga yun ng Phoenix Suns at ngayon ay balik nga siya sa kanila. Sabi na ito ni DeAndre Ayton mga idol ang kanyang reaksyon. Blessing nga daw ito. Naintindihan niya na nga daw na ang ginagawa ng kanyang team na Phoenix Suns ay business lamang. Masaya na nga daw siya ngayon. Tapos na yung proseso na yon, yung hindi magandang proseso, yung mga samaan ng loob. Pero nilagay niya ng araw yon sa kanyang likuran, kinalimutan niya na yon. At ngayon, ang focus niya na lang ay mag-chase ng championship sa parating na season kasama ang ganyang brothers. Yan nga mga idol ang magandang pag-uugali ni DeAndre Ayton. Mukha ngang naka-move on na itong si Ayton mga idol. Mukhang bati na sila ng team ng Phoenix Suns matapos ang hindi nila pagkakaintindihan. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!